everyone. Andito naman si Healthy Lifestyle. Meron akong share sa inyo. I just finished my exercise. So, ang share ko naman sa inyo, yung pinakabago kong ituturo sa mga nagpo-follow sa akin, ito, this is all about visceral fats. So, yung visceral fats, hindi masyado natin napapansin yun at hindi rin natin alam. So, explain ko sa inyo, saan, ano ba yung visceral fats? No? Ang visceral fats or visceral fat, stored, nakatago siya within dito sa abdomen natin. So, kung may mapipinch kayo sa tiyan nyo, those are subcutaneous fats. Hindi masyado delikado yun, nasa labas yun. Kaya lang, yung visceral fats, nasa loob siya. So, when we say nasa loob, loob ng intestine mo, doon siya nagtatago. At doon siya, ang tawag dito is abdominal cavity. So, kung sasabihin natin siyang cavity, ibig sabihin, kung sa ngipin yun, dumidikit siya sa every part ng organ mo. So, doon siya kasi, doon siya nagtatago eh. Tapos, kaya siya naka-store doon. So, ang pinaka-importante doon, yung internal organs mo. Siyempre, pag nakatago na siya doon, sige, kain mo ng kain. So, nakatago lang siya, dagdag ng dagdag. So, dumadami sila. Para silang bilog-bilog yan eh. So, ngayon, doon siya nagtatago sa mga vital organs mo or internal organs such as liver, nandun sila, sa pancreas, at saka sa intestine mo. So eventually, kahit sobrang dami na talaga, kahit sobrang intake mo, hindi ka naman nagbabawas ng hindi ka nag-iisip na mag-lose weight, usually nangyayari ito sa mga overweight talaga. So, kaya advice natin, ito yung pumupunta na sila dun sa puso banda, sa mga veins, dun sila nagtatago, padami na padami. Kaya minsan, meron tayong sinasabi na stroke na lang, ganun. Hindi na naka-flow yung dugo maigi. So, yun yung mga reason. So, ang visceral fats, fat, ito yung pinaka-importante dapat lalabanan natin to. Especially as mga 60 up mamsi, mahihina mamsi, mga mahihina na wala na kumbaga yung metabolism natin, sobrang bagal na. So, kaya sinishare ko ito sa inyo. Number one, we have to take yung proper sleeping habit, no? So, alam natin 7 to 8 hours. Tapos yon. Tapos yung hydration, kasama to. So, ibig sabihin yung 3 to 4 liters of water, hydrated ka dapat every time. Kasi, actually, itong tubig, parang replacement to. Instead na kain ka ng kain, pag nabusog ka ng tubig, parang syempre hindi ka nakakain kahit busog ka eh. So, and then you are nabusog ka, so walang calories. So, you are just cleansing then. So, yung exercise, hindi natin pwedeng baliwalain kasi number one talaga ang visceral fats, matutulungan yung mga overweight talaga. Exercise ang kailangan. So, you have to lose weight. No? You have to lose weight at saka yung food intake mo. Healthy food intake. No? So, kasi ang visceral fats talagang toxic yan. Toxic yan sa katawan natin. Napakahirap kung meron tayong visceral fats kasi kahit payat ka, eh, sige naman ang store mo ng kinakain mo na kung ano-ano. Let's say, mga wala ka talagang control sa sarili mo. So, usually naman itong mga, ito na yung sense, if you want to be healthy na sinasabi, do it, kumbaga, gawin mo yung exercise, meron tayong sinasabi, exercise, tsaka, exercise forming a habit. Second, ipo-form mo siya into habit para hanapin na ng katawan mo. And second, sasabi, choose your food intake. So, yung mindset natin, dapat naka-instill sa mind natin na alamin mo yung mga, ano bang dapat. So, katulad sa atin, maitada, bawal na masyado yung karne. Kung mayroon mang karne, kunti-kunti lang. Ang suggestion ko nga eh, if you want to eat meat, hindi naman tayo pang mga meat lover. Kung katulad natin, may edad, kung gaano kalapad yung kung daliri mo, yung kamay mo, yan. So, kung gaano kalapad at saka kakapal, dapat mga ganun lang din ang kakainin mo. Maliit lang talaga, manipis lang din siya. So, ang required talaga sinasabi na is 30 grams. So, 30 grams is enough para lang pag yung baga, yung protein na kailangan mo sa for that meal. For that particular meal. Ngayon, meron namang iba yung mga vegan sila. They don't like protein or karne. Ayla ng pork, no? It's okay. Marami tayong replacement dyan. It's in nuts. No, you can take nuts. Or if you can skip sa gabi ng kumain, it's say kumain ka na ng nuts, nilagang mani, kinain mo,
So isang ganito, isang kumbaga pin, isang ka, ano mo sa kamay mo, isang sungkat. Okay na 'yon. Tapos do you eat fruit, then you drink water. So that will be your dinner. Okay na 'yon siya. So ngayon it's just a matter of discipline. So you have to discipline yourself, number one, mindset, at saka we have to fight the sinasabi nating visceral fat. So visceral fat, hindi siya madali tanggalin, pero kaya gawin. So nandun pa rin yung sinasabing sinaulitin ko yung proper sleeping habit, tos hydration, exercise, tapos you lose weight, losing weight, tsaka healthy food intake. So yung mga bagay na yun, dapat tandaan natin. So for example, nagutom ka ng merienda mo, at least, you know, guys, pwede tayo kumain ng 5 times at our age, no? Kasi, ano, at saka we can take a nap. Kaya importante din natin yung rest. Kasi matanda na eh, 60 years old na, hindi naman tayo, ano na, dapat retiring age na tayo. So, first thing in the morning, you can take your breakfast. Yung ano lang, small amount lang na breakfast. Ano ba usual na kinakain mo? Dati, sabi nila, kumakain ka talaga, you eat like a king. Hindi na po yan advisable sa atin ngayon. In the first place, during the time, why bakit sinasabing you eat like a king? Dahil ang trabaho nung time na yun, ito explain ko sa inyo, na it's just farming at saka fishing. So it takes, kumbaga kailangan talaga ng energy yun. Kaya that's why ganun sila kumain, marami silang kumain ng rice. Pero ngayon, sa panahon ngayon, diba, ang trabaho natin napakagaan, all computer na. So, bakit mo, you are just using your brain, so why not take brain food na lang? For example, you have your eggs, na kung hindi ka naman masyado mataba, iwasan mo yung okay lang kumain ka ng eggs, at least mga 3 times eggs every a week, pwede yun. So, pag mataba ka naman, iwasan mo yung egg yolk, kasi masyadong cholesterol. So, kainin mo lang kahit mga 3, basta white lang siya. So, at least you get the protein. Then, you have your non-fat milk. Yan. Non-fat milk at saka fresh na fruit. That's it. That's a good breakfast already. So, you're thinking about your health. Ngayon, pagdating ng 10 o'clock, nagutom ka. Kasi, syempre, yun lang kinain mo, no? Nagutom ka. Hindi mo ba naisip na hindi ka pala gutom? Try to drink water. Baka mamaya yung katawan mo, hinahanap lang yung tubig. Kasi hindi ka nakainom ng tubig na marami. So, try to do it. Inom ka ng tubig muna. I-rest mo. Then, pag hindi maramdaman mo na gutom ka pa rin, you can eat one fruit. Let's say, one banana. Okay? Or one, yung mga low GI food, fruit lang ang kain mo. O kaya, kumain ka ng mais na puti. Di ba? So, yung mga yun na yun, yung kukunin natin yung sugar natin by that sa complex, sa mga fruits, no? Fruits. So it that means complex sugar. So matagal 'yan magmatunaw sa tiyan mo. So hindi katulad ng sugar talaga na let's say sugar, magshoot ka agad diyan. So gutom ka na naman ulit. So 'yun. Afternoon, pagdating ng 10 o'clock, 12 o'clock, pwede ka nang kumain ulit ng dinner, ng lunch mo. So with that, sukatin mo ulit 1 cup of rice. You can eat 1 cup of rice, then you can basta 1 cup of rice lang, then you have meat, you have, if you're a meat lover, kung hindi naman, you have a replacement, kung ano yung gulay na meron ka dyan. Let's say yung mga tofu, pwede siya tofu if you are a vegetarian. Or you can eat only tofu if you want, no? Tapos yun. Yun yung mga replacement, isipin na lang natin kung ano yung babagay sa atin. Kumbaga, yung pinaka-healthy na alam natin. Then afternoon, pagdating ng 3 o'clock, medyo gutom ka na naman, try to drink water again. Kasi baka mamaya, water lang naman pala hinahanap ng katawan mo. So, ganun ang cycle na gagawin natin. Pagdating nun, inom ka ulit ng water. So, pag nakainom ka na ng water, at least kasi 3 to 4 liters of water a day. So, kung hindi natin magawa yun, baka inisip mo, ay gutom na naman ako, kakain na naman ako ng solid. No, baka liquid water lang kailangan. As much as possible, wag na iwasan mo yung mga soda, iwasan mo yung mga juices. Try to be, aralin mo yung mga content, mga nutritional facts sa likod, kung anong nakalagay doon. Kung, let's say,
ang dami sugar. So, why, bakit ka pa inumin? Kumain ka na lang ng sugar. Bumili ka pa, di ba? So, ang pinaka-the best talaga, water na lang. Instead, kung gusto mo talaga mag-lose weight, huwag kang uminom ng kahit anong juices o matatamis. You can take fresh fruit and then water. Yun na yun. So, if you want to blend, kunyari, nagsawa ka na ng gano'n, you can blend it. Lagyan mo siya ng banana para maging smoothie siya. Lagyan mo ng banana. Banana, ito yung pinaka-secret na anything that you put in na banana at saka, let's say, mango, gusto mo paghaluin. Actually, mango is bawal din yan pag mataas ang sugar mo kasi talagang mataas ang, yun yung mga sinasabi ko, try to search na low GI food, low glycemic index food, especially if you are a diabetic person, no? Para doon ko lang mag-focus na, ah, ito ang pwede sa akin. So, on the dinner naman, syempre kakain ka rin, kung if you're hungry, kakain ka ng, kahit sabi mo, ano bang protein replacement mo? Let's say, kakain ka na lang ng rice, if you want. So, half rice ka lang, siguro. Yun, mga ganun. Tapos, depende kasi yun sa ano mo. If you want to, kaya nga sinasabi eh, know your body mass index. Yun. Kung ano ba yung pupwede sa'yo para doon ka lang magli-level. Huwag ka nang lumampas doon. You're working out to lose weight in order for you to become healthy and work for your visceral fats. No? Visceral fats is very important sa lahat. So, I hope guys na may natutunan kayo sa akin ngayon. Alam ko, hindi naman tayo perfecto. I'm trying to work it out. Kaya nakikita nyo ako na nag-exercise ako everyday. Nakikita nyo na what I'm saying, I'm doing it. No? Sana lahat pong kayo nanonood sa akin. Kung may natutunan kayo o gusto nyo pang makarinig ng more, please like, share, and subscribe to my channel. And thank you for watching me. Bye!